ko ay nasa gitna. Kikita nyo yung mga itim na yan. Yan yung mga pipe sinker nasa gitna. Kaya nilalagay na nila. Ayun. Ayan yung pipe sinker. At saka yung there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Sir, pwede magtanong, para saan po yan? Ay, sukat yung lalim. Ah, yun po. Ayun. Ano po sir, kahaba yan? Yung tambak ng buhangin? 80 meters. Ayan po. Ayan po mga kababayan, bali yung sabi ni sir, no? Bali sinusukat nila to para pala malaman nila kung ano karaming volume ng buhangin yung itatambak dyan. At yan nga po, bali sabi niya yung haba. Sir? Opo sir. Ano yun? Nakalagay sir? Hindi, upload. Oo. Ano kasi upload na yan sir? Baka bukas na siguro ng umaga. Oo. Ano yung tanong sir? Pinoy Vlogger PH. Pinoy Vlogger PH. Opo. Kayo ba sir nag-deliver ng mga buhangin dito? Hindi sir. Abali lang kayo, sumusukat lang kung parang ano, para malaman kung ilang buhangin ang kailangan i-order. Thank you sir ha. Bukas sir panoorin nyo. Ano ko. Ilang taon kaya pa sila? Ambot pa kayo isang taon to, Major? Ay,
Yan po mga kababayan, ano, bali kita po natin dito, meron silang ginagawang pagsusukat. Yan, meron tayong isang lalaki doon, nakita po natin na bali yung tinanong natin, ano, mga kababayan, yung si sir, no? So, si sir, tinanong natin kung para saan yung ginagawa ng pagsusukat dito. Yan, bali nabanggit niya na para malaman yung kung ano karaming volume ng buhangin ang itatambak dito sa area na to. Kaya napansin po natin, bali tinanong natin kung ano kahaba, no? Kung ano kalayo yung buhangin na natambakan nila. Bali abot siya ng 80 meters. Yan, ganun po kalayo. Makikita po natin itong lalaki sa bandang unahan. Kaya bali, zoom lang natin, no? Ayun po, no? Sa may bandang unahan doon, kita po natin itong lalaki na to. Sa workers na yan, bali hanggang doon siguro, no? Hanggang doon siguro yung 80 meters para sa kanilang panunukat upang malaman kung ano karaming buhangin ang itatambak dito. Bali mga kababayan, sa area na po ito ng phase 3, no? Bali sa kabila, area po yun ng phase 2. Ayan. Sa ngayon, nagkaroon na magkatambak doon sa may area na yun, mga kababayan. Ayan, bali, antabayan natin po mga kababayan, no? Kung ano mga susunod na mga ganap na makikita natin sa kung anong karaming buhangin na naman ang yung pati-deliver para ano. Ayan, ano, mayroon tayo nakikita rito na sinusukat nila yung lalim ng tubig. Kanya po, bali tinanong natin kung para saan yung ginagawa nila na yan, sukat yung lalim ng tubig. Kanya po, sinabi nga nito ng ating kababayan na gumagawa rito ng sumisilip. No, nasabi niya, ito po ay kinukunan nila ng sukat para malaman nila kung anong volume ng buhangin ang kailangan na itampak dito sa area na to. Ayan, ayan, kita mo natin, tinanong din natin kung ano ang layo ng ano ng pagkatambak ng buhangin dito. Yan, sabi nga nila maabot siya ng 80 meters. 80 meters po ang layo ng ano ng buhangin mula sa doon sa isang lalaki roon sa ibang unahan. Kita po natin doon, meron silang kasama roon na merong po, no? Bari makikita po natin itong lalaki na to, yung bari mayroon siya ng mark line na ginagawa para hanggang din siguro ang 80 meters mga kababayan. So, makikita natin yan. Hindi nilang ano, no? Hindi nilang sinusukat. Bari sa ating kaalaman mga kababayan, bari ito po ay sa area na ng phase 3. Ayan, phase 3 na po ito mga kababayan. Nakikita na natin ginagawa nilang pagsusukat dito. At nagkaroon na po na sa area nito ng pag-dredging rin mga kababayan. Ano, bali, kaya sinusukatan nila kasi tapos na po ang pag-dredging at nakikita nila ang pinakalalim ng dagat. At ngayon nakita natin na dito nga sa may area ng kanan natin, ito yung area ng phase 2,
Ayan, kita mo naman yung nakikita na yung pagkatambak ng buhangin na rito. Ayan po, no? Kaya susunod ng mga araw, mapansin po natin. Siguro dito na susunod. Kaya sa may bandang kaliwa po natin ito kung parts ng Adya at Andrea Parts. Ayan po ay nagkaroon po ng pag-hydrating din sa area na yan. Ayan po, bayan, bali, po natin, bali, isa-isa nilang kinukuha pinakalalim ng dagat. Ngayon sa magitan pala nito, mga kababayan, makukuha pala nila yung ano, yung pinaka-volume ng buhangin na itatambak dito sa area na to. Ayun. Hindi pala basta-basta, no? Hindi pala basta-basta, mga kababayan, na matambakan na ng buhangin, no? Order ka ng buhangin, tapos tambakan mo lang dito, no? Maaring kulang, maaring sobra pag hindi ginamitan ng pagsusukat. Kaya nakita po natin na ginagamitan siya ng pagsusukat para malaman exactly yung buhangin na pa-deliver sa pagkatambak ng buhangin dito sa area nito. Lalim.